Usong-uso ngayon ang vlogging at napakaraming gustong magsimula ng kanilang mga YouTube channel. Bike vlogs, motovlogs, ang daming nagmo-motovlogs. Ang problema, yung iba na gustong magsimula ng motovlogging channel nila ay hindi makapag-start dahil nga napakamahal na mga action camera, lalo na yung GoPro. Mataas yung presyo, ang hirap bilhin, kaya ang hirap mag-start ng motovlogging channel. Pero ngayon araw, mga kahonista, susubukan natin itong pinadala ng Akaso sa akin. Akaso ay isang brand ng action camera na malalaman natin kung pwede bang isabay or kahit papano ay makapagsimula ka na ng vlogging channel mo gamit ang action camera na to. Ire-review natin ngayon itong Akaso Brave 4 Pro. Susubukan natin kung ano ba kaya niyang gawin sa motovlogging, sa bike vlogging, sa regular na vlogging kagaya nito, at ilalagay ko siya mamaya sa drone. Paliliparin natin siya doon. Kapag bumili ka ng Brave 4 Pro ng Akaso, ito yung mga accessories na kasama niya. Nagulat ako, napakarami. Ayan lahat ng accessories na makukuha mo kapag binili mo tong Akaso Brave 4 Pro. At yung nakikita nyo, mga kaunista na nakabit sa akin ngayon dito, ayan. Siyempre, maganda kapag nagmo-motovlog ka or nagbabike vlog ka, meron kang external microphone, lavalier or lapel mic na kagaya nito. Gawa rin yan ng Akaso, kasama yan. Kasama yan sa box. Ang nakakatuwa dito sa Akaso Brave 4 Pro, meron siyang LCD monitor sa likod. At the same time, meron siyang LCD monitor dito sa harapan. Kaya nakikita ko yung sarili ko habang nagbablog ako. Cool, di ba? Wow! Akaso Brave 4 Pro for motovlogging. Subukan natin. So, kailangan na ng motovlogging camera na pasok sa budget. Ito yung quality na pwede ninyo makuha dito sa Akaso Brave 4 Pro. Nakakabit yung Akaso lavalier yung mic, yung lapel mic na kasama kapag binili mo yung unit. O, narin yung audio na naririnig nyo galing din sa lapel na kasama ng unit na Akaso Brave 4 Pro. Let's see. Thank you. Isa sa magandang going content sa YouTube ay motovlogging, kasi kasama din adventure at saka pasal at madi-document mo yung mga nangyari sa iyo kapag vlog-vlog ka. So, kailangan mo ng camera na pasok sa budget. At kung pasok sa budget, ang kailangan ng camera, ito yung quality na makakuha mo sa Akaso Brave 4 Pro. Woo! Kung gagamitin mo sa bike vlogging ang Akaso Brave 4, ganito ang video quality niya. Oh, kaway, kaway! Ah! Abutan pa ng ulan. Yan, so yung naririnig nyo ngayon na audio is galing sa internal microphone ng Akaso Brave 4. Ayan na rin yung mismo quality ng video na magagawa at makukuha ninyo kapag ginamit ko for bike vlogging ang Akaso Brave 4. Lakas ang ulan! Woo! Basa na ako. Ah, silong mga kapatid.
that was it mga kaunista. Anong masasabi nyo sa Akaso Brave 4 Pro? Pwede na ba? Ito yung price niya sa market. So, kayo makakapag-decide kung sa palagay nyo ay sulit na ba yung presyo na yan para sa quality na makukuha natin dito sa Akaso Brave 4 Pro. At kung interesado ka sa camera na to, yung link kung saan pwede ka mag-avail ay nasa description ng video na to. Puntahan mo lang, click mo, check mo. At meron pa silang ibang mga Akaso camera. At kung nagustuhan mo ang video na to, i-like mo na yan. At kung di ka pa nakasubscribe, i-subscribe mo na. At i-hit mo yung notification bell. Yung notification bell, i-hit mo yung all para updated ka sa lahat ng videos na ginagawa at ina-upload ko. Maraming maraming salamat mga kahunista. Hanggang sa susunod na pagkikita. Happy New Year sa inyo lahat!